Side ng Onyx, ang bilis nilang mag-convert dito ng mga objectives. Kakatoke lang nila. Lord na ang next. Nakuha man ng RSG ang Lord, pero Onyx hindi papayag na walang team fight. Monster kill na doon kay Aqua. At sinabayan pa rin si Baloyski. Nats takes the kill, pero isa pang punish ulit kay Marky. Demon Kite with a 3-0-5. Nasa momentum kanina ng RSG. Onyx gusto pang lumaban. I felt ang konting pressure doon, pero was it worth it? Para sa Onyx, definitely not. And RSG naman, nakita mo yung magandang pagkakagamit ni Aqua doon with that Winter Truncheon. Kaya na, tumalon doon si Marky. And nagsobrang all-in na ni Marky doon. If that was one kill, it could have been totally different. Pero saktong-sakto kasi yung timing ni Aqua ng pag-pick up ng Winter Truncheon. Kasi sobrang yaman din niya. So actually, mas mayaman pa siya ng kaunti kay Kyrie na jungler ng Onyx Philippines. At lamang na lamang ngayon yung RSG. Tapos, nahuli ni Amico Phobia ng Sipa doon si Ling. Kaso walang follow-up yung Onyx Philippines kasi hindi pa nga sila ready. So, a lot of disconnect mula sa Onyx Philippines and RSG really wanting to claim that spot sa playoffs. Eto na, ramdam na natin kay RSG na gusto namin makapasok sa playoffs. Momentum na sa kanila ngayon in the first 11 minutes. Babasag ata sila dito ng Torres sa taas, but Onyx is not putting up. Oh, eto na nga ang laban na siniset up Baloyski. Si Demon kahit isa naman doon iyak. Tatlo ang nakuha sa side ng Onyx Philippines at RSG ang bilis makabasag ng Torres. And will this be it? Ang isang game na gusto nilang kunin. Onyx is still trying to defend the base with two members. Pero ang RSG letting out damage from the feathered airstrike. And RSG nagdiwang na sa pagkuha ng first game. They did not only get the first game, pero na-secure na rin nila yung kanilang playoff spot dito sa MPL PH Season 8. Ganon.